fruit pickers' jobs in Canada with visa sponsorship. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. Let's go. What's up mga kababayan? Ako nga pala si Wildy na kagaya mo noon na nangarap. Pero dahil sa pagsusubika, pati naapot ang matagal lang hinahanap. Inilusan, di ko tinulugan. Ginawa ng paraan, ano man inais na makuha. Kahit kalaki man ito hirap at luha. Pilang sumikap ako ba rin ang labis. Kaya mga ka-Wildy, be consistent, patient, laging positibo. Be inspired and motivated. At umiwasan lang sa mga taong negatibo. Yan ang tinatago kong sekreto para mga plano sa huli pagtagumpayan. At palagi ka tumutok sa kantsala na sa ganong kaalam ang kakayahan madagdagan. Yan! Kumusta mga ka-Wildy boy? Isang pinagpalang araw sa inyo lahat din sa Pilipinas. And sa lahat ng mga kababayan kong OFW, mabuhay po kayong lahat. Number 1, appointment country, particularly in Canada. Number 2, drive, agriculture, or yung nature ng trabaho niyo, dyan kayo sa agricultural section. Number 3, job class, syempre kung fruit picker ang pinili niyo, fruit picker guys. Number 4, knowledge required, or yung experience, even without experience guys ha, kayo ay makakapag-apply dito. Learning required, or yung educational attainment, not high nakalagay, ibig sabihin kahit hindi kayo college level, maaari kayo makapag-apply. Age limit guys, no age limit nakalagay mga kabayan, even kayo ay 50 years old and above. And number 7, visa sponsorship. Ang inyong employer ang magi-sponsor sa inyo papunta sa bansang inyong pagkatrabahoan, kung Canada, kung Australia, or even kung sa UK, dun kayo madideploy, sila ang magpo-provide ng inyong visa sponsorship. And then number 8, syempre yung sahod. Ito ay hindi bababa sa $14 up to $20 per hour. So, yon. Secondly, there is no dress schooling instructed by a fruit picker job. No forever restriction. No forename or high venture is demanded Canada fruit picking jobs. Okay, who can apply? It accomplishes not estimating where you arrive from. The fruit picker jobs in Canada for strangers stand unclogged to people across the globe. For anyone, anywhere, devote themselves. Anyone is welcome to devote, including strangers beyond Canada. Most of the individuals devote from India, Nigeria, Philippines, Pakistan, Ethiopia, Bangladesh, Kenya, Cameroon, Ghana, Nigeria, Canada rin, UAE, United Arab Emirates, Trinidad and Tobago, South Africa, Saudi Arabia, and Mexico. Now, yung mga benefits na maaaring nyo matanggap guys. Number 1 is accommodation will be provided. Siyempre, employer ang magpo-provide nun. Relocation support, such as airfare, yung inyong plane ticket. And lastly, first 3 months of medical insurance, if required. So, kung sakasakaling kayo ay maging successfully deployed or sakasakaling maging successfully selected kayo or ma-hired, ito yung mga benepisyo na inyong ma-achieve. And take note, maaari rin kayo maging permanent resident, guys, as long as kayo ay ma-deploy na. So, yun, napakaganda ng opportunity once na kayo ay makarating sa bansa. Para makapag-apply kayo dito sa fruit picker jobs or farm laborer jobs, click lang natin yung Google. And then, itype lamang natin yung pktechinfo.com. Nakatype na yan, guys. Oh. So, lalabas yan dyan sa Google. And then, i-click nyo tong website niya. So, ito yung lalabas. Meron din nakalagay na Australian Farm Working Visa Sponsorship. So, pwede kayong mag-inquire dyan kung kayo interesado. But, mag-move on tayo or mag-proceed tayo sa Bound to Canada. So, ito nakalagay. Visa Sponsorship Jobs by Canadian Government 2023. Apply now. So, naipost pa nila to nung October 28, 2022. Click natin itong read more. So, yan. Nakalagay UK Farm Working Visa Sponsorship Jobs 2023. Meron din sa UK. So, dito tayo sa Canada. So, nakalagay dito mga kaldi ba, ya? Visa Sponsorship Jobs by Canadian Government 2023. Apply now. So, basahin lamang natin yan dyan. After this month, multiple visa sponsorship jobs in Canada have lived reported to be available. I am supposed to transfer a mixed inventory of visa sponsorship jobs by Canadian country in 2023. So, this 2023, guys, ha, napakaraming job opportunities. This consists of inexperienced employment in Canada for global employees as nicely as educated jobs in Canada. Inexperienced assignments denote that exist obtainable in farming, fruit picking, packing, truck drivers, and agriculture jobs. Proceed tayo guys. Points regarding visa sponsorship jobs.
by Canadian country 2023. So ito nakalagay, assignment land, Canada, depende kung saan province yan. Assiduousness, agriculture, IT, transport, companies. Experience demanded, no and yes. That means, pwedeng merong experience, pwede rin wala. Knowledge demanded, not high and high. So ito yung mga skills and not skills, unskilled mga kultiboy. Visa sponsorship, syempre, provided yan ng employer. Relocating, underpinning, yes, I think yan yung mga proseso na sa inyong mga airfare and mga benefits. Usefulness, compromise will be fed. Relocation ages such as airfare, yan, nabanggit na nga natin yung pamasahe or plane ticket. Foremost 3 months of medical insurance if instructed. Visa sponsorship. So proceed na tayo mga kabayan. Farm workers will be posted on a job on the subsequent commitments. So nandiyan nakalagay guys ha. Ito yung mga job tasks. Works, fertilize, formulate, spout, rinse, and gather harvest. Forage and beaten livestock and poultry, milk cows, fruit tree pruner, fruit choosers, fruit packers, fruit ranch laborers, fruit harvesters. So ito na guys, nakalagay dito yung inventory of farm jobs in Canada with unrestricted visa sponsorship. Canada is glimpsing for growers and they choose to feed full earnings and backing. So nandito yung mga location ng employers guys ha. 10 province sa Canada. I believe 10 province is nakalista dito. So nandiyan yung Alberta, British Columbia, Canada, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan. So nakalagay dyan yung available jobs, 38 sa Alberta, farm workers in British Columbia, 159. Ito sa farm worker jobs in Canada, 697. So yan, pababa. I-click lang natin kung saan natin gusto mag-apply, kung saan province. Try natin sa Alberta mga kuldiboy. Click lang natin yung apply here. So lalabas mga kuldiboy, jobbank.gc.ca. So, apiary technician. Ang kanyang salary is 15.65 to 18 hourly. So i-click natin ito mga kuldiboy. Lalabas na yung information niya. Apiary technician. So yan. Posted November 4, 2022. So, siya ay nasa Pleasant Valley Honey Producers Limited. So, yun yung pangalan ng employer, Pleasant Valley Honey Producers. So, sila ay located sa Wetaskiwin, Alberta. So, yan, seasonal employment, day, evening, weekend, start as soon as March 1, 2023. 10 ang bakante mga kuldiboy, ha? And nakaregister sila sa Jump Bank. Yan, overview English, education, even without degree, experience 2 years to less than 3 years. So, ipagmimigay kita tayong ganyan guys, punta lang tayo dun sa mga job posting na hindi sila nagre-require ng experience. So, pero pagpasok kayo dyan, kinakailangan nyo lamang mag-proceed and then show how to apply. Now, balik tayo mga kuldiboy. Hanapin natin yung hindi naghahanap ng yung experience. So, try natin itong British Columbia. So, ganun din lalabas. I-scroll down lang natin. Try natin dito sa worker sa farm or worker farm. Click lang natin to. Andyan natin yung details. Sa kilaw na siya mga kuldiboy. Factors Laboratories Limited. 15.65 hourly for 40 hours per week. So full time to mga kuldiboy. Oh. Seasonal employment niya. 5 yung bakante. And then nakalagay na yung job task. And then so yun. Basahin natin yung experience. Experience an asset guys ha, pero hindi siya required. So yan, makikita natin dito who can apply on this job. Apply to this job if you are a Canadian citizen or a permanent resident of Canada, you have a valid Canadian work permit. Of course, yung employer nyo ang mag-aasikaso ng inyong work permit just in case kayo ay ma-hire. So click natin yung how to apply. So yan na guys, lalabas na dyan, apply on job bank. Okay, so try natin i-click yan. So yun ang mga kuldiboy, you need to sign in to continue. So yan mga kababayan, I hope masundan ninyo ito. And I hope yung mga papasahan ninyo dyan is maging successful. Take note ha, just in case lang meron kayong ilalabas out of your pocket. Guys, huwag nyong panghinayangan ha, kasi kayo ay mali-deploy sa bansang kanabawit mababawi nyo yan just in case kayo ay maging successful. Mga
Koldy Boy, I hope nakatulong yung video na to, ha. And kung sakasakaling nagustuhan mo, don't forget to give a thumbs up. And kung bago pa lang kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos, updates, job opportunities, advice and knowledge na kayo na-upload. Kung kayo interesado mga Koldy Boy, wala kayong dapat gawin kundi sundin yung instructions, ihanda ninyo yung updated resume if bound to Canada. Of course, kinakailangan Canadian format yan and kinakailangan mayroon kayong cover letter guys, ha. Isisend nyo yan sa email ng employer. Sundin nyo lamang guys yung instructions. Kung meron mang out of the pocket na gastos, take note, ha. Ito ay legit. Okay? Dumadaan kayo sa mga legit na mga website. Nagre-register yung mga employer dyan, ha. Job Bank Canada guys. Hindi yan scam. Hindi yan bogus. Okay? So yun, just in case lang, magpaluwal kayo ng pera, worth it yan. Once na kayo ay ma-deploy. And meron kayong chance na maging permanent resident mga Koldy Boy, ha. So yun, sa lahat ng mga nangarap makapagtrabaho sa bansang Canada and even sa ibang panig ng mundo, keep the dream alive lang, be inspired and be motivated. Ingat kayo palagi dyan sa Pilipinas, stay safe and God bless, see you in my next video. Bye bye mga Koldy Boy.